live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga viewers natin ngayon, sa mga lahat naman nag-antay, yes, ng mga tumutok. Kung natataka po kayo kung bakit po wala akong katabi ngayon dito, hihingi lang po kami ng paumanhin sa lahat po ng manonood natin at tumatangkilik po sa atin mula sa amin dito ni Doxy, ni Kim Diaz, at ang yun din ko, Tesbang po, hihingi kami ng paumanhin sa inyo, yes, gawa na hindi po natin makakasama si Kim Praso. Actually, mahirap ni paliwanag, pero mawawala na po siya. Hindi ko mapaliwanag. Biglaan, actually. Pero sige, bago ang lahat, mag-good afternoon muna ako. Kaya po, medyo na-delay kami ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Nangyayari talaga ito, pero ang sabi nga nila, dahil teatro tayo, The show must go on. Kaya humingi kami ng paumanhin, kami tatlo po sa inyo, dahil late na po kami pumasok, late kaming umere, humingi po kami ng paumanhin sa inyo. Oo, sobrang pasensya na po. Medyo inayos po muna namin, kaso nga lang hindi na talaga mabubuo dahil nagsabi si Kay Braso na wala na, babay na siya. So, ayaw niya na daw. Wala na pong Kay Braso mula ngayon. So, hindi naman po tayo mawawala. Nandito pa rin po yung saya. Dahil po, nawala po si Kay Braso. Medyo nag-delay kami ng pasok, ng ere ngayon. Pero meron tayong makakasama. Tama, ladies? Yun ang maganda. Sino? Meron po kaming makakasamang bagong-bago. Kinikilabutan po ako. Yes. Kung kasama namin dito si Kimberly Diaz na Tatak Beautiful Girl na yes, Yabulaga. Aminin natin yan. Totoo yan eh. Uh-oh. Yan po talagang tatak ni King. Kung may beautiful girl from Yabulaga, yes, may beautiful lady kami from Chikahan Blues. Of course. Ito na po, i-reveal namin sa inyo kasi proud na ma-introduce namin tatlo sa inyo, yes, na meron kaming bagong makakasama na talaga namang mamahalin ng lahat. Sigurado. Pag napanood niyo po yan. She is beautiful. Yeah. In and out. Wow! At hindi po siya, tama, may audience kami. Grabe si DJ. Ayun po, nagpapasalamat kami kasi meron kaming nakuhang ganitong klase na nagpaanan na Kay Braso. Pero meron po tayong makakasama na talaga namang, Grabe. Ganun po, the best. She's beautiful in and out. Yes. So, ladies and gentlemen, ito po, matapang to na iba. Ang intimidating. Yes. Ang unang ano ko sa kanya nung nakita ko siya kanina, sophisticated beauty. Ako naman, parang siya may orang gold. Yeah. Ay, grabe. Ako iba yung dating niya. Maano siya, para siyang yung maaakit ka sa kanya. Kasi ay, she's nice. Yes. Tsaka ano siya, panatag siya sa sarili niya. Confident. In short, she is pretty. Ay, all I can say is she is pretty. Oo, at talaga. Yan po ang ipapakita niya sa inyo. Yan. So I hope ready na po kayong lahat. Nakatutok na kayo dito sa amin. Yes. Mag-message kayo sa amin. Anong masasabi niyo sa bago nating kasama? Okay. Kasi ibang-iba po ito. Iba talaga. Ibang-iba po siya kay Kay Braso. Bye-bye, Kay Braso. Ang layo. Sorry, Kay Braso. Sorry. Mamimiss ka namin dito sa show. Pero alam mo na, ganun talaga ang buhay. Yeah. Dahil may pinagdadaanan ka at sinabi mong pass muna. Wala tayong magagawa, kailangan ang Chikahan Blues apa. Bakit ba nating tatawagin to na ano, na kasi iba yung title nitong bago nating kasama. Okay. Eh. Ano po kasi siya, may pagka pilinggera? May mga ganong ano, 'di ba, yung feeling mo ikaw talaga lahat. Yeah, kasi ang pagkakaalam niya po sa sarili niya na yes, she is beautiful. Super. Yes, yun po. So ngayon po, mga kasama natin, ang sinasabi namin, she's beautiful in yeah, and out. Yes. Yeah. Guys, ikaw na. Please, let's all welcome. Nandiyan, naka-ready na ba siya? Naka-ready na ba? I'm so excited. And I can't hide it. Ladies and gentlemen, please, let's all welcome. Give her a warm of applause. Miss Pelina Pelinero! Ay, grabe.
grabe. Hi. Ay, hello. Hi. Ito na ang tunay na Pelina. Pilingera, tatago na ako sa aking maskara. Ay, grabe! O, di ba ang ganda ko? She is beautiful. Yes. In and out. Wow! Ang ganda ano naman natin! Oh, welcome to our show! Chikihan Luz! Welcome! Maganda pa kayo sa hapon at mas maganda pa ako sa hapon. Yay! Yeah, I told you guys, Pilingera! Chikihan. Yeah. Oh, diba? At syempre, pinabati ko, Sir Jigs. Ay, magandang hapon po at maganda pa ako sa hapon. Ay, grabe. I love it. So guys, siya na ang ating makakasama. Yes. Wala na si Kay Braso. Dito na tayo bye-bye kay Pelina Pilingera. Ang galing! Yeah! Welcome! Yes, welcome. So how does it feel ngayon na ni-welcome ka namin na bago na yung bagong ikaw na ngayon? Yeah. Feeling ko, ang ganda-ganda ko sa lahat. Oh. Feeling ko, talagang super overwhelm ako. Super, ang kagandahan ko ay hindi lang panlabas, kundi panloob. At syempre sa mga naiinggit dyan, mamatay kayo sa inggit. Oh! Sorry! Pagpasensyaan nyo po, talagang ganyan na po katapang siya magsalita. Dahil, feeling nyo talaga, she's beautiful. At dahil dyan, ang pag-uusapan natin today. Ayan! Yes. Ang mga beauty secrets ng bawat isa. Ayan! Yes. Ikaw na magsimula. Hindi, magbigyan natin itong bago ay, natin. Ay, oo nga pala. Tsaka may babatiin ka, di ba? Alright. Ayan, go, go, go. Siyempre, binabati ko si Mary Jane sa Macau. Hello! At dyan sa Japan. At iba pang mga kagandahan natin dyan sa labas. O lupalop ng daigdig. Oh, grabe. Pang international. Yes. Siyempre, but international ang beauty ko. Kaya pang international. Ay, iba-iba. Pero Doxy, sige po, simulan po natin. Ano bang kagandahang meron tayong pwedeng i-share sa ating mga viewers? Okay, so ako kasi, yung routine ko, i-share ko na lang. Maraming nagtatanong kasi sa lahat ng mga patients ko, lalo na nakikita ko lagi sa clinic. Dumating ako before kasi sa point na medyo talagang lumaki ako, nawala yung leeg ko. So parang nagulat sila, oh, Dr. C! What happened? Ganyan, syempre, sabi ko, syempre, nag-e-enjoy ako sa pagluluto. Kain tayo ng kain. Pero nakalimutan ko po, tumaas na pala ang aking blood sugar. Tumaas na pala ang aking cholesterol. Hmm. So dahil sinabi ng ate ko na internal medicine si Ate Presi, ang sabi niya, magpa-blood test ka and then i-ano natin, tingnan natin kung anong mataas sa'yo. So, ayun na nga, lumabas, mataas ang aking cholesterol and sugar. So, what I did, ito yung karamihan, ito yung ginagawa, I do intermittent fasting. Yes. So, nakatulong sa akin yon. I started 12 hours no food and then the following week, adjust 13 hours no food. The following week, adjust ulit hanggang natapos ko yung 18 hours no food. So ngayon, I can already do OMAD, one meal a day. And then water na lang ako ng water. And guys, yes, nag-normal ang sugar ko, nag-normal ang cholesterol ko. Kaya nyo tinatanong lagi sa akin, tama ba? Bakit nawala akong puson? So yun lang yun. Nawala yung chan ko kasi yun lang talaga yung ginagawa ko. One meal a day. Pero kung may time na meron namang kainan or nag-party tayo, kumakain pa rin ako. Pero the following day, one meal a day ulit ako. Pero may share lang ako, Doc, no? Okay. Kasi magkakaibigan tayo dito. Yes. Na ikwento mo, kasi iba po ito mag-exercise si Doc. Ay, yes. Every time siya na naliligo. Actually, yes, hindi lang yan eh. Kasi may kilala din ako artista na ganyan na ginagawa. Ay, talaga? Yeah. So, pwede bang i-share mo kung ano yung ginagawa okay mo, exercise? This one started nung nasa grade 6 pa lang ako. Mm-hmm. Na wala akong time mag-exercise. Sabi ko, teka lang. Ganito na lang. Pagpasok ko pa lang, yung pa ako, pag gumanon sa pintuan ng banyo, pag gumanyan, sigurado habang nagsasapon ako, gumigiling-giling na ako na ganyan. Yun na yung exercise ko. Kaya yung chan ko, feeling ko talaga yung chan ko lumiliit dahil doon. Kasi habang nagsasapon, wala namang nakakakita sa'yo, di ba? So, ayan, nagsasapon ka, gumaganyan ka na. Nagsasampo ka, gumaganyan ka. Wala ang chan. Tanggal ang pusong. Yun ang secret. Okay. Up to now, ginagawa mo yan, di ba? Ano na yun? Automatic. Nasa system ko na siya. Yeah. Na pagpasok ko sa banyo, okay, habang nagsasabon. Oo, automatic na yun. Oh, yeah. Thank you so much, Doxy, for thank sharing. You.
check naman natin itong bago natin kasamang si Trina. Yes! Diyan ako, ano, excited makinig. Yes. Kasi po, bago natin siya kasama ngayon, ano ba yung beauty routines ng iyong buhay sa pang-araw? Yeah. Well, I woke up like this. Maganda na ako. Pag gising ko pa ng sumaga, pag nakasmile ka, maganda na ako. O, diba? Walang ko kontra, talagang maganda ako. At feeling ko, confident ako sa sarili kong maganda ako. O, diba? At syempre, may mga magandang bagay na ginagawa. Like? Gaya ng pag-gym. Wow! O, pag-exercise, mga sumba, ganyan. At syempre, yung pag-inom lahat yata ng klaseng pampaganda, nilaklak ko na. Gaya ng collagen, vitamin E, lahat ng mga fruits na food mga pampaganda, o food supplement, mga prutas na pampaganda, lahat ng klaseng pampaganda, ginawa ko na. Wow. O, diba? Kaya? At syempre, yung mga moisturizing lotion, mga para sa skin, mga made in Japan, at kung saan pang made in America, made in lahat ng lupalot ng daigdig, basta maganda, gaganda ako. Yun ang gagamitin ko. Wow! Wow! Kaya pala! Bravo! Ang galing! Bravo! Eh kayo naman, ikaw Kim, may gaganda pa ba sa kagandahan ko? Oh! Wala, ikaw na, nag-iisa. Oh. Yeah, oh, ikaw, you share. Eh yung sa akin naman, eh, very mommy. Yeah. Kasi syempre, meron akong 11-year-old kid. So, I'm sure very challenging sa mga mommy dyan ang mag-maintain. Syempre, true. Kailangan dapat affordable. Mm-hmm. Ako naman, ang ginagawa ko is, I always wake up at 4 a.m. in the morning. Wow, tapos, aga. Kasi yun lang yung time ko para makapag-reflect. Mm-hmm. Diba? Yun lang yung time na hindi maingay, mm-hmm. yung walang mami-mami, walang ganun, diba? Uh-huh. And then, also, yung beauty routine is, naglalagay ako ng egg white. Oh, talaga ba? May totoo yan, yung nakakabanat. Para nakakabanat. Egg white, tsaka may isa pa nakalimutan ko. Ay, yung yellow, ginagamit ko rin yun. Yeah. Yun okay, yung, what will you do? Iyon ko lang, hanggang na-egg. For how many minutes? Hanggang kaya mo. Natuyo. Natutuyo kasi siya, parang siya nagiging plastic. Tapos, effective, tapos nagilamos ka. Banat. Ay, ang banat. Egg white. At saka kung ano lang yung meron sa kusina, hindi pala kailangan gumastos tayo ng bombang bombang. Yes, yes. At saka syempre tubig. Sinabi sa akin. Sumusap kayo mamaya pa ko dyan. Kaya pala, magkamukha na tayo. Oh, kasi gumagamit din ako ng yelo sa mukha. Pero mas maganda ako sa'yo. Alam mo, pinaputi mo lang siya eh. Pero tanggalin mo yung kanyang kaputihan, ewan ko lang sino mas maganda sa atin. Ay, grabe. Ay, iba. Yes. Syempre iba. Oh. Pilina, pilingera. Yeah. How about you, my dear? Sa akin naman, syempre, nag-on cam tayo, nag-TV tayo, pero ano lang, disiplina lang, after mo ng mga shoot, after mo ng kung anong labas mo, kailangan lang talaga bago ka matulog linis. Ah, okay. Kasi merong iba, may mga kilala ko, ibang artista na, hindi naman tamad, pero pag umuwi, hindi nila nililinis yung mga mukha. Merong ganun po, ah. At alam nila yung sino sila, pero kasi po, importanteng linisin mo. Linisin mo sarili mo. Malinis ka po. Lalabas ka ng ganito, mag-makeup ka ng ganyan. Tatanggalin mo rin po yan pag bed ka na. Okay. Ganun yun. Tsaka, pansinin ninyo, hindi tayo ganong matagyawag. Kasi po, sabi nila, kasi pag, kain ka ng mani, kain ka ng mamantika, nakakatagyawag to. Sabi naman nila, normal daw talaga na nagkakatagyawag. Bakit nga pala do? Usually kasi, depende rin sa skin type, pag oily ka. O, diba? And totoo din, yung mga cleansing, minsan yung mga makeup na ginagamit natin nagka-clog sa ating pores. Yes. So yung ating skin, dahil may mga pores yan, at may mga glands dyan, mga oil glands dyan, pag nag-clog yun, at hindi nalinis, ang ending, pimple. Ayun. Oh, totoo yan. Kasi ako din po, ako naman talagang nalilinisa, na kasi po meron tayong derma, right? Why, yes. Tayo kasi meron tayo ngayong tinatawag na beauty doctor on call by Dr. Brian Beniventura. So siya po, ginugluta niya ako. Okay. Beauty drip yun, girls. Beauty drip na may vitamins, na may basta marami siyang nilalagay doon kasi tinulungan niya rin ako for my immune system. So napakalaking bagay yan. Yung
yung kutis mo magiging pusyaw. Uh-huh. Yung puti ka, pero alam mo yung mag-glow, glow talaga. Glowing. Yung skin. Glowing skin. Promise, totoo yun. Kaya, sabihin na natin kasi yung iba, hindi naman natin afford. Kasi, uh-huh, katulad ko nga, hindi ko naman afford. Meron na naging sponsor. Pero, uh-huh, malaking bagay po yung kung may afford naman kayo, may pera naman, may budget kayo, mura lang siya ngayon eh. May 2K lang eh. Uh-huh. Ano po, malaking bagay po yan. Bakit? Kasi for immune system at saka para na rin po mag-pusyaw yung tuts. Hindi ako nagbibiro. Uh-huh. Nakakakinis siya. Tapos, minsan, nagpa-power pill ako. Ang power pill naman, yung power pill naman, kukuskusin yung mukha mo, no? Parang naka-test tube yun eh. Okay. Gaganin ka. Para siyang may, ano yun, parang liha, mm-hmm, na maliliit. Para, mm-hmm, pagkatapos na, ang parang feeling mo fresh na fresh ka, tapos, ang kinis, parang naging baby skin ka. Ay, wow. Yun ang makagandahan. Pag kaya may pala baby skin. Yes. At saka mukhang baby. Hindi, yun lang. Kailangan natin talaga alagaan pag natutulog, nag-busy, hilamos mo talaga, maglinis mo tayo sa sarili. Kaya nga, nabanggit mo ang disiplina. Kaya, disiplina. Oh. Ay, very good. Ay, I love it. Hindi lang maganda. Why? May disiplina. Oh. Pilina. Pilipilina. Oh, iba. At talagang pelinggera. Yes! Pelina, pelinggera, right? Right. Correct. At siya, ano, panatag siya sa sarili niya. Siyempre, 100%. Feeling beautiful, girl. Kaya lang ganun. Siyempre, love yourself. Oh, love yourself. Example. Pero, matanong lang, anong pinakamaganda sa'yo? Aside sa pagiging magandang ugali, ano ba yung pangkalabasan? Pangkalabasan? Aside from my hair? Wow. Diba? Yeah. Ay, oo. Buhok pa lang, ulam na. Wow. Pilit mata pa lang eh. Malagagambang pilit mata. O, ulam na. O. Eh, what more kung pati ugali pa. Wow. O, diba? Kumbaga eh, package na. O. Ay. Proven and tested naman niya kasi po kilala na namin na matagal itong si Pilina. Itong si Pilina po, the best po ito kasama. Winner siya. Kaya lang po, sometimes meron din sa blind pero funny. Yes, tama? Funny. Tama ka dyan. Nakakatuwa po itong kasama. At saka good vibes lang tayo. Yeah. Yes. Masaya lang tayo. Oh. Kung ano yung enjoy lang natin bawat isa. Eh, what more kung nag-transform pa ako, inayos pang aking teeth. O, diba? Ay, of course. Mas maganda, yeah, mas maganda na ako sa inyo guys, lahat. Guys, abangan nyo ang aming make over, yeah, sa ngipin ni Pelina Pilinguera. Naka-schedule na yan. Kaya abang-abang lang. For now, namnamin nyo na muna yung ngipin niya ngayon. Sige. Smile. Show your teeth. Show your teeth. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman na ang ipin pala nag-lipstick. Ganun na. Masarap. Okay lang, red my lips. At ito, idadagdag ko rin. Nasabi ko na to dati sa segment natin na tayo mga, lalo na sa ating mga kababaihan, kung meron tayong pera na pang rebond, meron, yes, tayong pera na pang pedicure, manicure, gawan nyo rin po ng paraan kahit paano na every 6 months, kahit cleaning lang talaga para sa inyong ngipin. O diba? Para po yan sa ating health. At the same time, para din sa ating confidence. Para pag nag-smile tayo, alam mo yung nag-smile ka na talagang very confident ka sa iyong smile. Panatag. Yes. At saka pag magandang ipin mo, ang ganda ng mukha mo. Yes. Kasi diba? Malaking bagay, malaking point po ang ipin natin. Sobrang ganda. Pag so abangan nyo, ikagaganda ko dahil sa tooth dental. Tooth explore. Explore. Yeah. Dental. Ang ganda. Nagpapakin siya kasi hindi ko maganda yung ipin ko eh. She's so excited. Pero yes. Maganda na yung ipin ko. Oh, galing ako. Wow. Oh, diba? Talaga. Tooth explore. Oh, ano? Again. Tooth explore. Ay, grabe. Cleaning. Eh, what more kung gumanda pa ako lalo, di. Ay, talagang, so, hindi ka baga maganda ka yun? Maganda ako, pero mas maganda pa ako pag naayos sa ngipin ko. Of course! Yan ang aabangan na lahat. Sabi ko nga kasi, malaking bagay, malaking points ang ipin. Yes. Yeah. Look. Bakita mo, Kim, ang smile mo. Tinamo, may napansin ba kayo kay Kim? Mamaya natin pag-uusapan. Beautiful smile, di ba? Yes. Proud po kami pag maganda ang ipin mo. Look. Diba? Hindi ka mahiyang humiti talaga pag meron kang magandang ipin. Correct. Yun lang yun. Kaya, Pilina, show your teeth. Come on. Dimple na lang. Dimple na lang. Dimple na lang. So, diba? Magsama pa natin ang tungkol sa kagandahan. Ano pa ba ang mga na... Ay! Okay.
Okay, beauty para tips sa mga nagtitipid dyan. Yeah. Isa rin maganda na discover ko eh, really? Yung rice water. Ay, oo, maganda yun. Anong kayo yun? Korean rice water. Oo. Kasi, di ba may mga Korean students ako. Okay. Share niya. Wow. Oh, edi yung rice daw. Mm-hmm. Di ba, inaano natin siya at agad yung hugasan. Yung tubig yung nun? Yung pangat nung hugas. Pangat nung di ba? Ay, di. Hugasan mo na. Hugasan mo na tatlo. Tapos yung sumunod, pang-apat. Ibabad mo sa bottle spray. Okay. Okay. Tapos, iipunin mo bali? Yung last. Kasi yung gagamitin mo pang spray na mo. So, kailangan bago, hindi yung ano, hindi luma, kailangan bago. Bago siya. Pero, mukhang maniniwala na ako, alam mo kung bakit. Ang rice kasi, guys, is acidic. Oh. Ang ating skin loves acid. Wow. Oh, 'di ba? Kung ang iniinom mo hindi okay ang acids kasi nagco-cause yan ng mga sakit. Ang skin naman natin external, kailangan natin ng acidic na water. Yes. Oh. Kasi lalagyan mo siya sa ref. Ay, sorry. Oh, para yes. Malamig, mas lalong fresh. Yes. Ay, winner yun. Masarap ko. May sapa kong tip. Ay, sorry, last na. Ay, sige, sila. Go ahead. Pwede rin siyang ano, ilagay sa hair. Oo. Tapos ang bilis sumapa. Ah, ganun. Ah, gawin nyo. Talaga? Totoo. Parang maniniwala na talaga. Ay, promise. Okay. Anything about hair, skin, nails, kailangan natin acids. Wow. Since ang rice is acidic. So, sigurado, effective. Oh, yung sinasabi ko isa. Pangalan lang yan, 4 days, 5 days, tapos palitan mo na ulit. Ang galing. Okay. Sandali. Ano yan? Pag nag-spray ka, wala, ganun-ganun ko lang pag mainit. Oh, I see. Sa hair, anytime. Mag-grow siya. O yung ano, yung price na. Wait lang. Sinabi na niya. Kachikahan. Ay, meron pa akong additional. Dok, alam mo to eh. Kasi, alam niyo po ba, mga viewers natin, mga kachikabels natin dyan, pupunta po ako sa house ni Doc Cynthia, nag-iigib ako roon. Bakit? Sabi mo lang, Doc, nag-iigib ako roon. Bakit? Yes. Meron kasi akong machine na nakakapagbigay ng iba-ibang level or pH ng ating water. Yeah. Merong pang drinking, merong pang shower, pang beauty water. Ang tawag ko doon, beauty water. Mm-hmm. So, every day, ako naman, okay, touch mo yung hair ko, kahit na nagda-dry na yan, dahil nagkukulay. Hindi ako nagko-conditioner. Kasi every morning, kumukuha ako ng isang balde na beauty water. Ang beauty water is 6.5 pH, which is acidic. Ooh, kaya okay ang acid sa skin. So, para kang naliligo ng toner. Wow! Oh, and I don't use conditioner. Kasi nga, kahit na yun ang pangbanlaw mo lang, magsusuklay ka, hindi yung ang hirap suklay. I mean, hindi mo, umiigib ako sa'yo. Umiigib ko talaga. Marami kami sinasahal, hindi ko ako mag-spray. Umiinom siya ng 9.5 pH. May vitamin C yata yan, no? Basic. Alkaline. So, totoo yun, umiigib talaga sila sa bahay. Sandali, matanong ko nga kayo, sa bakuran nyo ba may aloe vera kayong tanim? Oh, yes. Ay, maganda rin yun sa skin. Totoo. Ibababad mo siya, lalo kung nasa... Hindi lang sa skin, pati sa hair. Oo, sa hair. Ilalagay mo siya sa ref para malamig, di ba? Saka kunin mo yung katas niya. Parang gel, yung gel. Beauty secret. Siyempre, di ba? Oh, ang kalalabasan? Akalain mo, ang gandang di mo inakala. Totoo yun. Kasi soft. Kasi mamo-moisturize niya rin yung skin mo. Oh, totoo siya. At syempre, mag-grow yung hair mo, lalo kapag mga kalbo-kalbo ka na. Ganda ng hair. Paano hindi pampalago ng hair? Ganda ng hair ko maganda, di ba? Aloe vera. Proven na talaga yun. Yes, totoo yun. Aloe vera, natural way yun. At the same time, itatanim mo lang yun. Yes. Hindi ka nagagastos. Totoo, diba? Tipid ka. Tipid niya. Di ba nakakatuwa? Sa bakod mo lang meron ka na. Pero ayaw nila na matubig, di ba? Gusto nila yun. Hindi, oh, kasi ano, cactus siya ni. Cactus ka siya. So, sa dry siya talaga. Pag binasama siya na binasa, mabubulok na. Mabubulok agad. Madali siyang mabulok. So, alam niyo na, magtanim na kayo ng aloe vera sa bakuran ninyo. Wow. Malamang malami. Why not? Oo, marami ako sa bahay. Pero try ko yung hugas ng bigas. Try ko din yan. Pag pang-apat talitan mo. Pang-core. Sandali. Yun ang ginagawa mo sa beauty mo. Ano pa? Marami tayo mapagbigay. Ito pa, ito oo. Hindi. Oh, wait, yung, sandali. Hindi ako naman nag-exercise. Pero, ang exercise ng mga nanay na walang time is, ang ginagawa mo exercise. Homeschool kasi ako sa anak ko. So, nanonood lang kami ng ano,
any kids song with dance at nagsasayaw kami pareho. Oh, that's nice. At least pag pambata, medyo kaya ng nanay, di ba? Oo. Kasi iba rin talaga kasi pag sumasayaw, yung toxin mo sa katawan, na ilalabas mo talaga, i-burn out niya talaga, ilalabas mo. Ginagawa mo yun? Ginagawa ko yan. Dati ang hobby ko, dancing talaga. Ay, wow. Pag narinig mo, may tugtog na ibig sabihin, nagda-dance na ako. Anong klaseng dance mo? Kahit anong klaseng dance mo, may ilabas mo yung pawis mo, yung mga toxin sa katawan, eh, healthy ka na. Wow. Yes. Pero totoo naman yan. Naman. Yes. Para so, yung ating, yung heartbeat dati, di ba yes. May pag may cardio na tinatawag pag nag-exercise. Okay. Sabi nga nila, Doc, may hindi ko alam kung ilang minutes or what, basta kailangan daw nag-walk ka daw. Yes, actually. Importante. Kasi katulad ko, kasi sanay tayo nagda-drive, sanay tayo na may service. Uh-huh. Yung na hindi ako nagsasasakyan, nag-try ako na walk-walk lang. Malaking bagay. Walking is the best exercise. So alam mo yung mararamdaman mo, sakit mo ng ganito. Mm-hmm. Pero pag naglakad ka, wala yun. Totoo. Ang galing. Yung gawin din po, totoo po yun. At promise. Hindi din po okay yung laging nakaupo. Yes. Yun yung guilty. Yung guilty si Kim. Kasi yung work niya. Yes. Guilty yes. siya kasi yung work niya nasa house, so talagang online siya. Pero dun ka nagigilty kasi sinasabi tama. Mo yung naging kulang mo. Oh. Isa pang tip. Okay. Uminom kayo ng isang basong tubig pagkagising ka agad. Sabi nga nila, warm water. Or yung medyo mainit. Yes. Para mailabas mo yung mga toxins sa katawan, may ipag na nagpupo ka na, lalabas na yan. Okay. May ano yan? Yes. May scientific explanation. Okay, pa-explain okay. mo. I will do this. Okay. Akala kasi natin, when we are sleeping, akala natin walang nangyayari sa atin. Okay. Pero pala, pagtulog tayo, sa tip ng ating tongue, okay. meron tayong nabubuo na enzyme okay. na nagbuboost ng immune system natin if we drink a glass of water pagkagising, walang mumum. Ay, ganoon? Walang mumum. Walang mumum? Kasi nagkaroon ng study sa US. Okay. Oo. Na, nag-study sila ng 1,000 na tao na nagmumumog pag gising. Mm-hmm. At isang 1,000 na grupo ng tao na hindi nagmumumog, yeah. umiinom lang ng tubig. Okay. Mas healthy ang mga hindi nagmumumog. So, inaral nila bakit. Mm-hmm. Yung pala pagtulog tayo, yung tip ng ating tongue, there is an enzyme mm-hmm. na pag nilunok mo yun pag gising, mm-hmm. yung immune system mo magbubus. Now I know. Yung pala, kapag nagmumumog tayo pag gising, imbis na yung enzyme nilalabas na produce mo nung tulog ka, nilabas mo. Sayang. Oh, di ba? May natutunan na naman tayo ngayong araw na to. Mas maganda nga, ang sabi nila is room temperature. Room temperature water. Oh, di ba? At isa pang beauty tip, yung wastong pagtulog. Yung sleep. Ilang oras dapat doon? Ako, 8 to 10 yeah. hours. Ako talaga, ina-enjoy ko since bata ako, naka-register na ako, na pag ako ay lumaki na, ang gusto ko, wala akong alarm clock. Kasi ayokong ginigising ako ng alarm clock. So talagang ako, 8 to 10. Yun talaga yung tulog ko. Eh, pansinin nyo. May guilty dyan. Kasi, di ba, Doc, pansinin mo, kapag kulang ka sa tulog, nakakapangit, di ba? At saka, hindi. Mainitin ang ulo. Ako kasi, mainitin ang ulo ko pag kulang ako sa tulog. So, talaga, nakakatanda rin, di ba? Tulog talaga, as in sleep talaga. Sleep is life. Pero anong oras ba dapat matulog? Ang sinasabi nila, mas early maganda ba? Talaga, at least 10 o'clock. 10 o'clock. Sleep ka na dapat yan. Tapos gigising, anong the best na gising mo? Kapag siyempre, bilang ka na ng 8 hours. 8 hours. O, di ba? Okay. So, yun yung, so, 11, ano. 12, pero may guilty dyan, nakatitig lang sa akin. So, 6 a.m. gising ka na. Hindi, iba kasi yung sistema nito. Ano ba sistema nito? Ano ba sistema? Ilang hours? Pang taping to. Sisira ang tulog ko. Ay, ganun. Sisira talaga. The best na yung makatulog ako ng 4 hours to 5 hours. Pero yung 4 hours to 5 hours na yan, putol-putol pa yan. Ah, talaga? So, ang 5 hours sa'yo na diretsong sleep, swerte ka na nun. Hindi talaga. Hindi pa rin. Putol talaga po. Ano ginagawa mo para makatulog? Hindi, syempre pa tayo lang lahat wala kang ilaw sa kwarto. Kaya lang hindi ko mapigilan yung talagang hawak ng cellphone. Hindi na yun po. Hindi, okay. May explanation. Explanation, okay. Pag, di ba, guilty tayong lahat, bago tayo matulog, nag-i-scroll mo tayo sa cellphone. Meron nga, kaya nauso sa cellphone natin yung blue light. Yung, kasi, explanation ni Dr. Steve,
to, ewan ko lang, shout out to you, my dear brother. Meron kasing niraradjate ang cellphone natin na imbis na antukin tayo, mm-hmm. sasabihin ng system mo, kailangan mong magising kasi dahil dun sa light. So, advice, ilayo. Actually, ginawa ko yan. Totoo yan eh. Yung malayo. Ginawa ko yan yung malayo. Tinay ko yan kasi gusto ko talaga matulog. Kasi piling ko naman talaga pagod ako. Okay. So, totoo yan. Oh, diba? Totoo yan. Ano lang po talaga? Disiplina lang. Yes. Oh, disiplina. Oh, diba talaga? Sa'yo talaga lang. Disiplina. Sabi ko naman sa inyo, diba? Oh my gosh. Anong tip nyo para makatulog siya? Disiplina. Pasok pa rin siya. Ang galing mo. Winner. Anong maganda mo? Pag uminom ng warm milk. Na-try mo yun. Tsaka yung ano, yung pagkain ng oatmeal sa umaga. Mas ano rin yun, healthy rin yun. Kasi lalo kapag, lalo kapag constipated ka, gusto mong ilabas, yung mga toxins sa katawan, kailangan kumain ka ng oatmeal. Oh, diba? Kasi nakaka-healthy yun. At good for the heart. Nakakasting pa ako yan eh. Kaya hindi pa ako kakain. Good for the heart. Pwede mo siyang haluan ng fruits, yung oatmeal. Speaking of ganyan, ako naman, hindi talaga ako umiinom ng may sweet. Ay, ang galing. Never. Simula ay, ang galing. So, in other words, disiplina ulit. Ang cute mo, Pilina. Diba, gusto ko yun. Alam nyo, never ako tumikim ng, ay, gusto ko yung soft drink. Masarap naman siya. Kaya lang pinigilan ko dahil alam naman ninyo, nagkaroon ako drink, a killer drink. Yeah, yeah. Nagkaroon po ako ng sakit. Pero, disiplina nga. Oh, disiplina. Dahil po, eto, okay ako. Water lang ako, promise. Yes. Kahit anong okasyon niya, kahit anong mga juice ang naandyan, no. Tubig. Mas maganda nga, fresh fruits. Yes. Para yung skin mo makinis. Yeah, buko juice number one. Yes. Alam niyo ba ako, nagkaroon ako ng UTI, nagkaroon ako ng stones, yung sa ano natin. Pero nung chinek ako, nakita nila meron mga small, small stones. Yeah, may stones. So, more water, more buko juice. Everyday. Every yeah, pero nawala. Buko juice na. Totoo siya. Yung talagang breast talaga. Yes. At guys, may oras ang pag-inom ng buko juice. Tama ka dyan, Dok. Best time to drink early in the morning hanggang 10 o'clock. Yes. Bakit? Kasi basic pa yung kanyang juice. Base, ayaw na kasi natin ng acid, di ba? Pagdating ng lagpas ng tanghali, pag hanggang hapon, acidic na yun. Kaya pala, kung naging acidic, sakit ng tiyan ko. So, yun yung dati. Sina-effect. Nag-vacation kami ng kapatid ko sa Mindoro. Travel kami. Mindoro kami. Yung kinikwento ko sa inyo, maraming baboy na sobrang ganda dyan. Hello po sa mga taga Mindoro. So, doon kami, ang daming puno ng buko. Siyempre, kahit saan. Maga pala 6 a.m. Yes. pala ang tubig namin dahil fresh buko. Wow, yun. Sarap ang naman. Maka-absorb mo lahat kung acidic yung katawan mo at uminom ka ng buko juice. Oo. Magiging basic yung katawan. At ito pa, ang jingle bell po ninyo, ang inyong urine, ay talagang clear. Yes. Wow. Hindi siya yellowish, hindi siya yung wala siyang kulay, taga-clear. Kulay ang ng buko, ganda. Kulay ng jingle bell. Yes. Totoo. Sabi ko, my God, wala akong sakit kasi doon mo makikita kung may something ka sa body. Uh-huh. Yan, number one po yan. Pero sundin niyo po, morning po tayo, wag po tayo sa gabi. Ang galing. Isang pang tip. Isang pang tip. Fresh air. Para hindi ka tagyawatin. Pansinin niyo, magbakasyon kayo sa probinsya. Ang ganda ng kutis ninyo. Tsaka yung lalanghap ka ng simoy ng hangin sa dagat. Tama. Ayun. Yes, healthy, very healthy. Number one yan. LT. Yes, ano yan. Agree kami dyan. Pero number one din, unless stress. Tama. Ay. Lumayo ka sa mga anxieties. Yes, tama. Mga stress. Kasi number one yung killer din yan. Hindi ka lang tatanda, mamamrobe, kakasakit ka po. Pati health mo, apektado. Yes. So, ang magandang kasama yung mga masasayang tao. Positive. Yes. Positive mind. Mga chikahan blue sisters. Yes. Positive yung mga yan. Enjoy lang, enjoy. Yes. Bawal kasi sabi nga nila, dahil life is sure. So, go na, magpakasaya po tayo. Kung may pera kayo, kaya nyo mag-travel. Oo, go, travel kayo. Kasi, aanin mo naman nga naman yung Doc, di ba? Felina, Felinguera. Yes. Aanin mo nga naman yung marami kang savings. Uh-huh. Yan yung palang savings mo, para pala sa something na yung hospital. Oo. Pambili ng gamot. Ikutin po natin. Kapag go with the flow. Yes. Dance with the music, the beat of music. Yeah. Ay, grabe. Yes. Rock and roll to the world. Ay, grabe. Kailangan magsaya. Yeah, totoo naman. Para lumigayang yung buhay. Sumaya. Yan.
Yeah, kasi kung kaya naman, bakit hindi, di ba? At siyempre, may sikreto pa. Dapat sumama kasi magaganda. Oh. Kasi pagkasama nyo magaganda, maganda rin. Ay, totoo yan. Totoo yan. Kasi di ba yung ibang mag-aasawa? Mm. Yung iba, di naman talaga magkakahawig. Pero pag couple na sila, pag nagkakasal, nagiging magkahawig na sila. Yeah, totoo yun. Naniniwala ako sa gano'n. Oh, diba? Dapat magagano'n. Oh, diba? So, dapat sumama tayo kay ano? Sa akin. Kalina, oh, kaligyera. Para maganda tayo lahat. O, diba? Galing mo. Siyempre. You're so, ano. Alayo niya kay Kay Braso. Yes. Diba? Anything na may gusto ka magsabihin para kay Kay Braso? Ay, okay. Para sa'yo, Kay Braso, dito na ako sa tunay kong anyo. Tanggalin na natin ang maskara. Magpakatotoo ka. Wow. Be the best from your within yourself. Yes. And this is me. This is me. Ang tunay na maganda. Oh, wow! Alright! Yes. Ganda. Nice one. Ang masabi. Oh. I'm speechless. Pwede na naman ba natin i-share yung kanyang, ano? Ah, sure. Go. Yung kanyang, patikim! Patikim! Pwento. Okay. Ayan. Meron na naman kami na-discover na isang magugustuhan itong restaurant ito sa aking patikim. Right. Okay. Saan nga ba located, Doc? Tong... Of course. Sa, nasa Along G, Tuazon. Corner. Teka. Constantia kasi yun. Constantia. Nung kami mga Baka. Nung kami ay taga doon talaga, Constantia yun. Pero naging Cristobal siya. Mm-hmm. O, diba? So, sa mga nandyan ngayon na ang street ng ating location, sabihin mo na ang pangalan. Dadut. Yan. Wow. Nasa G Tuason Corner, Cristobal. Tandaan nyo kasi. Ayan. At share ko sa'yo. Yeah. Ang meron sila is unlimited chicken wings. Mm. Tapos, tinry namin lahat ng chicken wings nila. Ay, nako. Masarap lahat. Promise. Yeah. Meron kami top 3. Ayan, sige. Ayan. Yung top 3, actually lahat masarap siya. Ang yung isa lang, syempre, sa mga spicy kasi yung isa, yung buffalo. Wow. Pero sa lahat ng chicken nila, lahat ng flavors, I'm sure lahat magugustuhan ninyo. Yeah. Ang aayaw lang siguro yung isa dahil spicy, pero masarap pa rin. Mm-hmm. At ano yung top 3? Yeah. Ang top 3 ko is yung sour and cream. Wow. Yeah. Yes, I love it. At saka yung pangalawa is yung butter. Yeah. Yes. At saka yung Korean barbecue. Ay, yes. Oh, ay, yung the best. Yes. Yun yung parang pinagkagawan niya. Yes. Yung Korean barbecue. Correct. Pero masarap. Masarap siya. At hindi ka titigil hanggat hindi ka magsasawa. Mm-hmm. Oh. Unlimited siya. Pati yung rice niya, unlimited. Correct. Kaya tayong lahat, busog. Kasi may na-try ako dati na unlimited chicken wings. Mm-hmm. Yung ibang flavor, hindi masyadong... okay. Pero ito, natuwa ako kasi, Doc, talaga lahat masarap. Six sa lahat. So, ano ang rate? No, 1 to 10. Sa chicken? Yes. Ngayon, balik na rin siya naman na ang patanuin natin. Okay. I'll give it a 10. Wow! Perfect! Impressive! Perfect! Parang ang aking kagandahan. Perfect. Oh! Goods, congrats! Yes. Super yummy niyo sa inyong congrats. Chicken. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin at pinayagan niyo kaming mag-vlog sa inyong area. Yeah. At talaga naman pong napakasarap ang inyong Only Chicken Wings. Ayan. Yes. Thank you so much, Daduds. Thank you. Alright. Mama. Ay, ito naman tayo. Okay. Thank you so much sa ating patikim. Yes. Punta naman tayo kay Doc C. Okay. Ayan. Nako, exciting to. Excited ako. Kaya ni Doc? Oo, lagi ako excited. Bakit? May mga nagko-comment na dyan. Mm. Ang unang nag-comment, sabi niya, Doc, tuwing kailan ba ipapatanggal ang wisdom teeth? Mm. O, diba? Hanggang ngayon, di pa natanggal yung sa akin. Okay, o, diba? Yes. O. Malapit relax, na. Yes. Malapit na. So, ganito. Ang advice ko, kasi ang wisdom tooth, kaya nga tinawag na wisdom tooth, lumalabas yan pag 18 years old na tayo. Kaya ang mga dentist, alam po namin, kunwari, may sasabihin kayo, 18 na yan. Sangipin pa lang, pangangahin namin. Kung wala siyang wisdom, ibig sabihin hindi pa yan 18. Pero ako late bloomer, oh. Oh, diba? May age naman talaga yung pag, na lumalabas. Pag bata pa, ilan, ano hanggang saan lang yung tutubo? Hanggang second molar lang. Yes. Pero kapag umabot ka ng 18, dapat may lalabas na or mag-e-erupt na ang iyong wisdom. So from there, ang tanong niya is, tuwing kailan? Actually, pag maganda naman ang tubo ng iyong wisdom tooth at hindi naman ako compromise yung alignment or yung parang pagsungki-sungki ng ngipin mo, it's okay na hindi tanggalin. Pero ang the best
kailangan mong ipatanggal kapag impacted siya. So how will you know? Makikita mo talaga yung mga normal mo, yung mga bagang mo nakatayong ganyan. Pag yung wisdom tooth mo medyo parang nakahigang ganun, ibig sabihin impacted yon. So kailangan mo na siyang magpa-x-ray. Agad-agad, kung kaya mo nang ipatanggal at malakas ang loob mo, mas maganda ipatanggal na. Huwag nang antayin na sumakit or pagising mo, lumaki yung mukha mo kasi mas mahirap. So, mas mahirap yun mangyari. Okay. Bakit? Hindi namin agad mabubunot yun kasi ikinom ka pa ng gamot, mag-antibiotics na pa, at hindi tatalab ang anesthesia mo. Okay? So, isa pang ayokong nangyayari is dahil impacted na nga yung wisdom tooth mo, kunwari ito yung normal, ito yung wisdom tooth mo nakahiga, sisirain niya yung second molar mo kung saan siya nakadikit. Oh, which is ayaw natin yon. Bakit? Kasi imbis na yung wisdom tooth lang ang tatanggalin natin, pati yung second molar, madadamay. Yeah. So ang ending, iisa na lang ang bagang mo, magiging first molar na lang. Yeah. So ang advice ko to you is, huwag mo nang antayin na sumakit or huwag mo nang antayin na mabulok yung mga katabi. Better kung ipatanggal mo na, kung confirmed na impacted ang iyong... So, kailangan talaga every 6 months, talaga mag-check tayo sa dentist. Talaga. Kasi sasabihan ka ng dentist mo, oh, darling, yung iyong wisdom tooth impacted. Pag sinabi, okay, doc, what will we do? Better mag-panoramic x-ray tayo, makita natin ang position, makita natin kung sinisira na niya ang katabi. So from there, mapiprevent natin yung trauma mo na ang sakit ng ngipin mo, yung lumaki yung mukha mo, para lang maganda, hindi ka na mamumroblema. At ang the best na pwedeng magkwento dyan, syempre, ang aking katabi na inoperahan natin ang kanyang wisdom. Yes! Magaling! Okay, ano yung okay? Share your experience with me sa clinic. Well, alam naman ng yung mga taong may impacted tooth, I'm sure. Alam nila yung pakiramdam. Sumakit kasi to before. Yeah. Ito, yung impacted, nakaganon kasi, nakahiga yung ipin ko. Tapos may trauma kasi ako sa mga ganyan. Dahil nagpa-root canal ako before, hindi ko na sasabihin sa iba. Oo. Tapos sobrang sakit niya. Mm-mm. Sabi pa nga sa artista daw talaga ako kasi umiiyak ako pero masakit talaga. Tapos medyo afraid ako nung bubunutin niya yung impacted tooth. Pero ay nako, wala kayong mararamdaman. What? Siguro kung may mararamdaman kayo sa injection. Uh-oh. Diba? Ibig sabihin, the best, pero nalalamig ako nun, doc. Uh-oh. Pero wala ako nararamdaman. Mararamdaman mo lang para may nagpo-push down ng konti. Pero wala. Wow. Ganun ba katagal mo tayo? Ang nakakatawa kay Kim, sabi ko, itaas mo yung kamay mo pag na-feel mo. Eh, naka-forceps na ako, iaangat ko na. So, nakaganyan lang siya. Tapos, nandyan na yung ngipin niya sa harap ng mukha niya. Sabi ko, Kim, nakapikit lang siya ganyan. Tapos sabi ko, Kim, tanggal na. So, sabi ko, ha, tanggal na ba? Ibig sabihin, magaan ang kamay mo. Oh, diba? Hindi yan. Yung mga takot sa dentista. Pag po kayo matakot. Yeah. Diba, minsan nahirap maghanap ng, ano, yung talagang... Magkakatiwalaan. Oo, kasi, kedo. Ay, diba? Subok na. So, talagang natuwa si Kim. At hindi lang yun. Kung proud ka kay Doc, ako proud din. Kasi napakagaling. Kasi mahirap po mag-dentista, doktor. Thank you. Yes. ano po kasi, hindi naman. Dati kasi po ako nag-aral din ako ng dentist. Eh, talagang love dati ang pag-arte-arte. Nag-mask po ako. So, ganito po ang nangyari. Kahapi ako for Dr. C. Dr. Cynthia Fortuna de Pano. Bakit? Oh, diba? Kasi po aalis siya. Hindi siya mamamaalam sa Chiclan News. Kaklaruhin ko lang po. Doc, pwede bang ikwento mo sa kanila? Anong gagawin mo doon? Bakit ka maaaraking doon? Okay. Guys, alam niyo naman tayo, open kasi ako sa mga continuing education, mga ganyan. Yes. At syempre, nai-invite tayo na umattend sa Barcelona. Wow! Ini-invite tayo ng mga manufacturers, Germany, ganyan. Yeah. So, alam niyo naman yon. Open lang tayo at syempre pag in-invite ka, mahirap tumanggi, di ba? So, syempre pupunta tayo doon pero huwag kayong mag-alala.
babalik pa rin naman ako. Yeah. 2 weeks nang yon. Basta soon, makikita nyo na lang kung nasaan. Saan, sa Barcelona ba yan? Barcelona ba? Pwede bang isabihin natin ano, anong lugar yung mapupuntahan? Oh, oh. Okay, ang una natin pupuntahan siya. At bakit? Germany, at bakit? Kasi, ano yon, braces manufacturer sila. Bakit siya? So yun, syempre, in-invite tayo. Wow. Dahil may mga, nakita nilang mga ginagamit natin, mga gamit natin. Ganyan. Wow. And then, syempre, meron tayong Barcelona kasi, yung Barcelona namin, end off. Okay. Ayoko ba sabihin kung kailan? Basta, ikwentin mo naman yeah. Idea sila. So, ang next is yung Switzerland. Wow, habang nag-aabang. Kasi from Germany, we go to Switzerland. Wow. Yung gala yun. Kasi nandun na tayo. Pero after that, dun tayo sa International Association for Orthodontics. Wow! Sa Barcelona. Madibdibang training. So, yun lang. Basta, ipopost ko yon, abangan nyo lang, and then I will share the experience with you, Chikahan Blues Ladies. Wow! But we are so love proud it. Of you. Yes. Kasi tingnan nyo, nakakatuwa, di ba? Nakita ka lang na gumamit ka nung, yes. Ng from gamit yes. Nila, di ba? Nakita po siya na nagde-demo ng gano'n. Ginagamit niya talaga. So, in-invite po siya. Wow! Okay. Napakalaking bagay. Kasi bravo. Di ba nakakatuwa? Masarap yung bagay na i-invite ka nila sa iba din po na dinadagdagan natin ang ating kaalaman. Yes. Kahit sino po, kahit sino, kung saan ka, pag may opportunity na binigay sa'yo or sasabihin, kailangan dagdagan natin yung knowledge natin. Mm-hmm. Hindi pwedeng na-stack up na lang tayo kung saan mm-hmm. na lang tayo. Mm-hmm. So, ganun din ang buhay, di ba? Yeah. Natututo tayo sa mga kaibigan natin, yeah. Sa mga practical na bagay. Bilang sa profession natin, maganda na nadadagdagan natin yung ating knowledge. Kaalaman. Para hindi tayo mas stagnant or hanggang mm-hmm. dito na lang tayo. O, oh, di ba? Okay. Kasi di ba little learning means a dangerous thing. Yes. Grabe talaga. Yes. Alam mo, iba talaga. Pelina Talinguera. I love it. Welcome to our show. Yes. Happy kami for you. First time mo sa amin. Ano naman ang masasabi mo sa amin? Yes. Yes. Ano mga expectations mo? Sa amin. Sa makapwa mo host. Yes. Ikaw nga sabi nila, hindi lang ito ang huli. Kumbaga simula pa lang ito ng aking kagandahan. Oh, abangan niyo pa ang mga susunod pang kabanata. Wow. Yeah. Oh, kasi po actually po to tell you the truth, i-make over po ni Doc. Yes. Ang aking si dental. Yeah. Yes. So kaya, at hindi lang yan sa Sabado ang aking face. Yeah. Wow. So sa pagbabalik po namin, may pagbabago si kasi meron tayong may konting ano, di ba? Pilina Talinguera kasi po talagang totally make over po siya. So, antayin nyo lang po. So, from now, siguro mga end ng May or end ng June, makikita yes. Nyo po. So, lalabas po siya para alam nyo lang, di ba? Maglalabas po siya dito, naka-face mask siya. Pero mag-talk siya. Okay, nakamasa ko. Mag-talk siya. Yes. Tapos pag okay na, i-reveal namin sa inyo yan. Yes. So, kukunin namin yan para makita nyo. Mapasunggan nyo. Transformation. Ay ba? Yes. Kasi ano? Puro reveal talaga. Guys, advice po. Namin nyo na yung beauty. The inner beauty. And out. Hindi na, pero we love you. We love you too. We love you. Yeah. Siyempre naman. O sabi niya, we love you too. So ilang personality yun? Yung we love you too. 2. O, di 2 plus 2. Di 4 tayo lahat. Nakakatawa si Pilina Talinguera. Welcome to the pinagagalak ko kayong makita niyo ang tunay kong kagandahan. Yeah. Ay, grabe. Talagang ako namangha ako eh nung nakita ko siya eh. O, diba? Ako na-intimidate. So, meron pa tayong mga kasasalamat. So, dali ba kayo na-intimidate sa akin? Iba yung arrive mo eh. Wow. Yeah. Paano bang arrive ko kasi? Nagulat ako kanina pagkakita ko sa'yo. Ay, sabi ko, sophisticated lady. Suplada ba to? Wow! Yeah. Iba! Make class! Pero ano, we like you. Oh, diba? Yes! Talaga? Yes! The personality! the energy! The yeah! Okay. We like you. Oh. Keep it up! Whatever. Why? Suplada! Whatever! Ganun? Whatever. Ano yung sasagot ko sa... Ipainos, matipid siya sa magot to. Grabe. Iba yung sophistication. Iba kasi siya kasi nga sophisticated. Ano dapat sinasagot kapag, oh, you're so beautiful.
Oh, my pleasure. Oh! And I know. Ay, I'm so much. I know DJ, right? DJ, right? Or left? Right. Yeah. Yes. Right. Yun. Maraming salamat po. Syempre pasalamatan natin. Yeah. Sige, go. Oh, yeah. Pasalamatan natin syempre ang beauty doctor on call by Dr. Brian Benaventura. See you, Doc. Next month, see you. Yes. At syempre, ang bonggang-bonggang Tooth Expert by Dr. Cynthia Fortuna de Pano. Yes, abangan yung aking transformation. Yes, very, very soon po yan. Tapos po, syempre, itong napakasarap. Wow. Fernando Specia! Tama, magbabirthday na ako. Yes, thank you. Wawawa. I love it. Ayan, and syempre, kung may Fernando Specia, meron tayong Papa Dudut's Lechon Manok! Yes, ibang lasa, iba ang sarap. Meron na naman siyang bagong brunch. Wow. So, papasyalan namin yan. Branches meron siya. Marami na yan. Mailan. Surprise. Wow! Tapos, maraming salamat sa saan po kami galing kanina. Magkakasama kami. Galing po kami ng Barbie Claire. Yes! Alas Salon. Thank you so much, Miss Barbie. Thank you so much. Pakita mo yung eyelash. Pakita mo. Ilapit mo. Saan? Ayan dyan. Yeah, located at located Barangka, Marikinas. Ikaw. Ay, okay. Siyempre, may brush din sila sa mga side. Malapit sa SBI. And siyempre, ito malagagamba. Ay, grabe. Ipakita mo yan. Ipakita mo. Ano siya? Ang pinis niya, di ba? Oo, talaga. Talagang sila. And wider. Yeah. Thank you so much. Thank you, Barbie. Barbie Claire Eyelash Salon. Thank you so much. Located dyan sa Barangka. Ayan po, sa mga gusto pong kumuha sa amin, mga hosting, pwede po kami, available po kaming apa. Yes. Message nyo lang po kami. Nandito lang po kami. At saka, wait lang po. Speaking of Barbie Claire, nagtitrain din po siyang yung paggawa ng eyelash or kung paano kayo matuto. May training po dyan. Ay, ang galing. So, nagtuturo din po siya. So, mag-enroll kayo. Ayan. Murang-mura lang naman, 3,000 mga ganun lang. Ayan. Pero may certificate ka na, tsaka may training at everything. Ay, that's cool. May knowledge ka. Kim, anything may gusto kong sabihin? Wala. Stay blessed. Stay beautiful. Yeah. Like me. Enjoy. Enjoy life. Stay beautiful. Thank like you. Me. Talk and good vibes lang tayo. Yes. And we should always pray. Ayan. Stay happy, healthy, and bless everyone. Enjoy lang tayo lagi kasi life is short. Yes. So, todo na natin to. Lagi lang po tayong happy. Yes. Hindi man tayo laging masaya. Although masaya tayo, pero hindi man tayo laging masaya. Siyempre, ganyan ang buhay. Lagi naman tayong maganda. Thank you so much! Thank you so much, guys! Bye! Stay beautiful! That's like me. Pika Handlers would like to thank our sponsors. Tooth Explorer Dental Clinic. The Beauty Doctor on Call. Barbie Claire Eyelash Salon. Fernando's Bake Shop. A traditional recipe since 1951, making simple occasions extraordinary. And Papa Dudut Lechon Manok.